Okay, so meron na namang nilabas si Huawei, guys, na kakaibang product. And actually, hindi ko nga in-expect na ila-launch nila ito this December. Actually, overall, I didn't really expect Huawei to launch their Gentle Monster collaboration here sa Philippines. Pero guys, sa mga K-drama fans dyan, alam kong familiar kayo sa Gentle Monster na brand. Hey guys, it's your Tagirl Mary and welcome back to my channel. Syempre guys, dito sa channel natin, hindi lang po tablets, laptops, earphones ang pwede nating i-review. Kung hindi, smart sunglasses din. Bakit smart? Basically guys, itong ni-launch ng Huawei together with Gentle Monster ay isang sunglasses wherein you can listen to music, you can answer or end calls while being fashionable. Introduction muna guys ng Gentle Monster. Ang Gentle Monster is a siyang Korean brand. Correct me if I'm wrong ha. And you probably already saw this brands na sinusuot ng mga sikat na K-drama actors and actresses sa mga pinapanood natin sa Netflix. Katulad na lang ng Crash Landing on You. Doon na siya actually sumikat ng bongga dito sa atin sa Philippines. Lagi itong suot ni Yoon Seri doon sa Chloe na K-drama. Which is why I collected a few. Meron akong mga Gentle Monster sunglasses here at na-addict ako guys because of, yes, the K-drama. Ito yung usual packaging guys kapag kayo ay bumili sa mismong Gentle Monster na website. Nakalagay siya sa ganitong box. All white, syempre with the Gentle Monster na branding. And it also comes with this pouch. At dito, located, of course, yung ating sunglasses. Basically, what we have inside is yung mismong sunglasses and yung microfiber cloth inside. Yung mga designs na meron ako, share ko lang na mabilisan. This is Black Peter. And when worn, this is how it looks like. Ito naman yung Solo 01. Actually, this one is Jason's. Nag-share kami ng sunglasses. Ayan siya. This is how it looks like when worn. Actually, medyo similar lang siya ng konti doon sa nauna kanina. Itong Solo 01, mas better looking siya sa mga lalaki para lang sa akin dahil sa shape ng face. And lastly, yung kanilang pinaka-popular na sunglasses as of the moment, ito yung Her 01. Bakit siya sikat? Kasi nga ito guys yung sinuot ni Yoon Seri doon sa Chloe. Ito yung medyo, actually medyo malaki to, pero pang babae talaga siya. From the name itself, Her. At medyo mas maiksi rin yung dito niya. Ito naman. O, diba? Lakas maka, ano ba? Bubuyog. Hindi. Ang Gentle Monster, guys, malalaki talaga yung sunglasses nila. Kumbaga, it's an airport sunglasses. So, diba? Lakas maka-artista. So, yeah. Those are my sunglasses collection. Konti lang naman sila, guys. This is the Maima 01. I'll be very honest, guys, on this review. Syempre, gusto ko rin naman na malaman nyo if it is really worth getting. Syempre, medyo mas mahal ang presyo nito kaysa doon sa mga ordinary na Gentle Monster sunglasses. To give you a reference, ang presyo ng isang Gentle Monster na sunglasses from their website, in peso na lang guys, it's ranging from 12,000 to 15,000 pesos. But when you buy it from resellers from the Philippines here, it will range from 16,000 to 20,000 pesos. So yun, medyo steep talaga yung price ng mga Gentle Monster sunglasses. So yung packaging nila guys, it looks very high-end. Kumbaga parang ang lakas maka-luxury brand, diba? Gentle Monster x Huawei. The packaging looks like this. Napakaganda guys. It looks very different doon sa naging packaging nung nauna nilang collaboration. Kasi guys, ito na nga yung 2. Meron silang nauna dati. And it looks very different if you will be buying from the Gentle Monster na website mismo. Ito, color black. Firm yung pagka-box niya. Mas protected kung ilalagay mo sa box. Unlike this one, na kapag nadaganan siya somewhere, baka mamaya ma-deform yung sunglasses nyo. Ito, sobrang protected talaga. Which is a really nice touch. At hindi lang yun, guys. Itong lalagyan na to, ito yung mismong charging case ng sunglasses. Ipapatong mo lang dito sa loob yung sunglasses and automatically na siyang mag-charge. To those who don't know, meron siyang USB port sa dulo. Ay, sa likod pala, I mean. And meron siyang LED light. And a pairing button. Once you open it, meron siyang soft cushion here na parang microfiber cloth to protect, of course, yung ating sunglasses. And then, iaangat mo lang siya at ipapatong mo whenever you need to charge it. Via NFC, guys, yung pag-charge nito, which is, again, another plus points. Lalagyan pa lang, natuwa na ako. Kumbaga, it's a bit more premium than your usual Gentle Monster na case. Aside from that, yung pinaka-zipper niya pala ay merong letter G na logo. Of course,
for Gentle Monster. Ngayon, syempre guys, ito na. Ito na yung sunglasses. So, ano bang meron dyan, Mary? At bakit nakipag-collaborate si Huawei? Itong sunglasses na to, guys, it also works as an earphone. Meron siyang smart controls dito sa mga gilid niya. And of course, a private stereo sound. Hindi siya bone conduction, guys, ha? Iba kasi yun. Bone conduction speaker, guys, it works differently than your average usual speaker. When worn, ito na siya, guys. Actually, for me, it's not too big, it's not too small, it's just the perfect sunglasses. It's also my first time to try this design, yung Maima 01, and maganda pala siyang tignan. Actually, at first, akala ko, guys, parang sabi ko, hala, baka mabigat yan since meron nga siyang speaker dito sa dalawang gilid niya. Baka mas mabigat yan, nakakangalay sa tenga dahil may mga additional technology na inside. Apparently, guys, mali pala ako. It's not as heavy as I thought it is going to be. It's actually just about the same weight as my usual Gentle Monster sunglasses. And then yung size niya, guys, ano, enough lang to cover like this part of your face. At pag suot ko siya, guys, feeling ko na naman ako ay nasa isang K-drama series. Dahil again, it's Gentle Monster. So what's the benefit or ano bang use, Mary, for having a private stereo sound? Actually, guys, ang natutuwa ko kasi there's no need for you to put a wireless earphones while driving. Kunwari, may kausap kayo at you just wanna wear your sunglasses. Para makapag-answer kayo ng call, i-double tap nyo lang yung gilid. At kapag tapos na, i-double tap nyo lang din to end the call. Napakadali. Sa kanan niya, meron siyang dalawang touch sensors. Sa kaliwa naman, meron siyang tatlong touch sensors. Isang accelerometer and a gyroscope sensor. A total of 6 sensors para dito sa ating Gentle Monster X Huawei na sunglasses. Again, considering all this technology inside this sunglasses, guys, nakakatuwa na hindi siya nakakangalay at mabigat. Meron siya tinatawag na cloud pairing. Kumbaga sa Apple, meron tayong iCloud, di ba? Kung meron kayong mga Huawei devices katulad ng Huawei laptop, Huawei tablet, or even of course, a Huawei smartphone at iisang Huawei account lang yung meron kayo doon, it will automatically sync to all of your devices. Aside from double tapping the sides, guys, to answer or end calls, pwede nyo rin siyang i-double tap to play or pause your music. Slide forward to volume up and slide backward to volume down. Meron din siyang auto-wearing detection. So, once na binaba nyo na yung sunglasses, automatically rin magpo-pause yung music nyo. Of course, isa na nga dito ay to save the battery. Para rin siyang wireless earphones. Kung kayo ay merong Huawei device or Huawei smartphone at sinuot nyo siya sa inyong mukha for the first time, lalabas siya sa inyong Huawei smartphone at makikita nyo yung mga details katulad ng battery percentage. How was the sound quality? To be honest, guys, okay naman yung kanyang sound or audio quality. It's very clear, lalo na kapag may kausap ka sa telepono. Tried and tested namin yan, guys, ni Jason kagabi. And on the other end naman, guys, according to Jason, very clear din ang aking voice at wala rin siyang masyadong naririnig na background noise. And kapag max yung volume ng music na pinapakinggan ko, it's not a very shattering. Pero guys, expect nyo na kung may mga kasama kayo sa paligid nyo at again, todo ang volume, maririnig nila kung ano yung pinapakinggan nyo. Battery life, we haven't actually tried it that much. But according to Huawei, it will give you up to 5 hours of music playback and 3.5 hours for calls. And if you need to charge it, ibabalik nyo lang siya, guys, dito sa pinaka charging case niya. So, kumbaga, para na rin siyang wireless earphones, diba? It works like that. So, to be fair, I'll be giving you guys my pros and cons. Pros, of course, first of all, you will look very fashionable, bougie, very extra, and again, lakas nga, diba, maka K-drama. Second, of course, guys, mapoprotektahan yung mata nyo from the UV light. Pangatlo, you can answer calls habang suot mo siya while driving. Ito talaga yung pinaka gusto ko sa kanya. Alam niyo yun, naka-shades ka lang habang nag-drive at pag may tumawag sa'yo, double tap lang and then okay na, makakausap mo na yung dapat mong kausapin. For the cons, syempre, bawal mo siyang basain. As much as I want to bring this sunglasses sa beach, wag na lang siguro. Pwede naman, guys, sa beach, no? Pero, ingatan na lang natin na wag siyang mabasa kasi there is no IP rating na sinabi si Huawei dito. But I do think, guys, kaya naman niyang i-handle yung mga sweat. Kasi kagabi nung trinay namin siya, sinuot ni Jason at
grabe, pawis na pawis siya, and okay naman yung sunglasses, nakasurvive naman siya. And lastly, for the con, kapag sobrang lakas nga ng music na pinapakinggan nyo, don't expect 100% of privacy kasi maririnig po yan ng mga tao sa paligid nyo. So it's safer guys to put the volume for around like 60 to 70%. Ngayon Mary, magkano naman yung Gentle Monster X Huawei? For the price guys, it retails for 21,999 pesos. Okay ba yung price nun? Actually guys, para lang naman sa akin since I've been buying a few Gentle Monster sunglasses na rin, okay yung presyo niya. Again, if you will be checking the Gentle Monster website, the price is ranging from 12,000 to 15,000 pesos. And the resellers here in the PH usually sell it for around 18,000 to 20,000 pesos. Without, of course, the Huawei technology pa. So, if you will be buying it on their Huawei website, it's like hitting two birds with one stone. Meron ka ng Gentle Monster na sunglasses, meron ka pang private stereo sound. Yun nga lang, you don't get to choose a lot kasi I think ito lang yung style na meron or available on their Huawei website. Actually, maganda rin yung style na nakuha ng Huawei for their collaboration kasi very unisex yung ganitong design. Again, it fits perfectly for me and Jason. So yeah, that's basically it guys for my very quick Gentle Monster X Huawei unboxing and quick review. Again, it's your Tagger Mary and see you on my next video. Bye!